Good morning mga ka-Happy Pets! Welcome to another episode of Happy Pets, Happy Parents! Last week, napag-usapan po natin kung ano ang kondisyon na heat stroke. This episode, pag-uusapan naman po natin kung ano ang solusyon sa heat stroke at ano ang first aid na maaari nating gawin sa ating mga alagang hayop. Nandito po ulit tayo sa Pet Hive Veterinary Clinic at kasama po ulit natin si Doc Aina. Doc, magandang umaga po. Good morning, Miss Abby. Good morning, mga ka-Happy Pet Parents. Ano po yung procedure na ginagawa nyo kapag ang pasyente nyo ay may heat stroke na? So, ang una natin kailangan pong gawin dito is stabilize yung patient. Ang una nating ibibigay sa kanya is oxygenation. Pagkatapos po natin siyang i-oxygen, possible na natin siyang i-subject to cool running water. Hindi po pwede yung malamig na tubig agad dahil baka po lumapot yung kanyang dugo and lalo siyang mahirapan huminga. And then, pag na-stabilize na siya at hindi na siya disoriented, pwede na natin siya i-subject to CBC or blood chem. Yun na po yung mga gagawin natin dito sa clinic. Ah, hindi po pala pwede yung ice, ipapahit mo kagad dun sa dog. So, agad. Agad-agad. Dok, ano naman po yung solusyon sa heat stroke? So, para po maiwasan natin yung heat stroke, dapat lagi tayong aware dun sa mga alaga po natin. Lagi ko pong sinasabi sa mga client ko na kung ano yung nararamdaman natin, 10 times as more nilang nararamdaman. So, kung naiinitan tayo, mas naiinitan mas po doble. Sila. Opo. Mas doble yung init sa katawan nila. Yes, opo. So, dapat proper ventilation, lagi po silang merong air source, lalo na ngayon nga ay summer. Tapos, fresh water, lagi po dapat silang may fresh na iniinom na tubig. And shade. Kung nasa labas lang sila ng bahay, dapat proper shading. And hindi sila talaga directly naaanuhan ng init ng araw, yung heat ng araw. Yes, no, Doc. Paano po ba natin ma-prevent ito para hindi magkaroon ng heat stroke? O hindi maranasan ng maalaga natin na magkaroon ng heat stroke? So, syempre, number one is pagbibigay ng vitamins. Multivitamins talaga para healthy lagi yung ating mga alaga, meron silang panglaban. Nasa sarili lang nila, kaya nila pong labanan. Tama, no, Doc? Ang Panfreluch, meron po tayong multivitamins. Meron tayong doggy-doggy syrup, sorbit, ascorbic acid na PET-C to boost the immune system of our pet. Doc, ano po ba yung mga first aid na pwede po namin ibigay o gawin sa aming mga alagang hayop pag nakikitaan na po namin sila ng sintomas ng heat stroke? So, unang-una, maganda na ipwesto nyo nga sila sa may cool running water. Okay. Kahit i-hose down nyo lang yung katawan nila, yung mga kilikili nila, yung mga singit-singit nila, and yung popad nila. Then, takbo nyo na sila agad sa veterinary clinics na malapit po sa inyo. Ayan, tama. To be a responsible pet owner, syempre, dalhin na rin po natin kagad ang ating mga alaga sa mga malapit na veterinary clinics. Doc, any last reminder or any tips pa po sa ating mga pet parents? So, lagi ko pong sinasabi sa mga clients ko na ang ating mga alaga is hindi sila nakakapagsalita through words. So, through actions lang sila. Dapat lagi kayong keen observer sa mga actions ng mga alaga natin. Kung meron kayong napapansin na hindi nila normal na ginagawa, huwag niyong hindi papansinin yun. Dapat lagi kayong alert kasi nga, konting sign pa lang, possible na malalang sign na pala yun para sa kanila. So yun, dapat always be vigilant and then trust your instincts and presence of mind. Kung kailangan sa tingin nyo na itakbo na sila, huwag na kayo mag-hesitate. Itakbo nyo na sila sa mga clinics. Ayan Doc, napakarami po talaga namin natutunan sa topic na napag-usapan po natin ngayon. Thank you so much Miss Abby sa pagpunta po dito. Pwede nyo po kaming bisitahin dito sa Pet Hive Veterinary Clinic sa may Poblacion, Muntinlupa para po sa mga questions or mga emergency na cases ng inyong mga alaga. Maraming salamat Doc Aina! Kaya mga ka-Happy Pets, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang episodes ng Happy Pets, Happy Parents!